Hello guys, good morning. Welcome to my channel. And mga kasaka, andito na naman tayo. Andito na naman ang inyong lingkod, kay Juan Magsaka. So guys, mga kasaka, ngayon ay tayo ay maggagawa ngayon ng kulungan ng ating manok. At kinakailangan na kasi natin maglipat ng kulungan. Kasi nga yung ibang manok namin ay nawawala at kinakailangan talaga namin ilipat. Bukod doon, may mga mortality din o namatay na. Kasi nga pag-alagala lang sila. At isa pa, maaaring pwedeng may naglagay ng lason sa daga at ito ay kinain ng ating manok. So bago yun, mga kasaka, ay tayo ay magdidilig muna ng ating lettuce. May tanim pa ako ng lettuce, mga kasaka. Ito naman ay ngayon ko lang sinubukan. Pero nakita ko mukha namang maganda yung lettuce. At ngayon magdadagdag ako at ilalagay ko sa container. So ayan, mga kasaka, tayo magdidilig. Ito. Medyo maano nga lang. Medyo malabo. Tignan ko dito. Malayo. Ito kasing lettuce na to, ay sinubukan ko lang. Nakita ko naman ibang maganda. At bahala ko siyang magpuna ulit, maglagay sa container. Ito naman ay yung upland lettuce. So pwede naman siya sa medyo tama lang na temperature. Ayan. Bahala ko magdagdag. Nakita ko naman yung result. Ganda. At ito po ay ang inilagay ko dito ay yung vermi. Hinaluan ko ng konting 1:1 po, 1 part na vermi sauce o at saka yung lupa. So ganda naman yung naging result niya. At ilalag, wala kang gumawa ng mas malaki kasi may mga seeds pa ako ng lettuce. Ayan po. Ayan po yung naging result niya. Sa mga kasaka, baka meron po kayong suggest dito sa mga talagang may mga malalaking taniman ng leto. Comment lang po kayo sa akin para at least magawa ko kung ano yung mga paraan ng mga strategy nyo sa pagtatanim ng lettuce. Mahal po kasi talaga itong lettuce dito. Kasi nga medyo malamig ngayon at eto na naman, wala talagang tigil yung amihan. Sobrang lakas ng amihan ko dito, mga probinsya ng Mindoro. So mga kasaka, ngayon ay eto, nag-iisa na naman. Tatlo lang naman kasi
tatlo lang naman dito kami. Yung kapatid ko, yung tatay ko na gumagawa dito sa farm. So, yung mga, yung kapatid ko, yung mga babae namin kapatid, andun sa bayan, so, may bahay po kami dun. At dito sa farm, tatlo po kami na natutulog dito at gumagalo dito sa farm. So, ito po mga kasaka yung plano kong paglagyan ng ano, paglagyan ng lettuce, paglilipatan ko. Marami pa ako nyan. Try ko subukan. At nilagyan ko rin, mapansin nyo, nilagyan. Meron siyang bubong na ano, para ano, control niya yung init. So, iba po kasi yung init dito kaysa pag lumabas ka. So, ang kinakailangan kasi sa lettuce, hindi sobrang ano po yung pagdating sa init. Nilagyan ko rin siya ng harang. Kasi nga, dito po galing yung amihan. Ito po yung habagat. So, nilagyan ko, ayan. Para hindi naman na sisira yung aking lettuce. So, ayan. Mga kasaka, sana ay patulungan niya ako sa mga tatanim po ng lettuce. So, suggest lang po kayo kung ano yung pwede kong gawin. Isa pa, ayan. So, ito po yung farm ko, mga kasaka. Mapansin niyo, napaka yung sobrang ano niya. Kami nag-umagawa dito. Eh, alam nyo naman, tayo ay bulang sa budget. Tamang ano lang. So, yun po yung mga papaya namin. Ito, nakakapagbenta naman kami ng papaya door po. Nakasano din po. Yan. Maganda po siya yung bago siya, ano, bago siya nag, hindi pa dumating yung bagyong tinta. So, papakita ko po yung mga pictures. Ano ba talaga yung mga tanim namin nung panahon na wala pa yung bagyong tinta. So, guys, ito. Ang mga tanim ko po dito ay yan. Meron po tayong dwarf coconut. Dwarf po na papaya. So, maliit pa lang. Mapansin nyo, ito po. Meron siyang ano, namumulaklak mo siya. Ayan. Madami po yan. So, nakarila dito. Ito po. Ayan. So, mga kasaka, tayo ay magpe-prepare at tayo ay itutuloy po namin yung poultry. Yung pag, ano po, paglalagyan ng pag-iitlugan ng mga native natin naman. No? So, mga kasaka, ito po yung aking kubo. Dito po kami natutulog nung isa kong kapatid. Sumunod sa akin at doon lang po sa kabilang bahay, bahay nila tatay, di kasama niya po ang aking nanay. Dalawa po sila doon at yung mga kapatid ko naman, andun po sila sa bahay natutulog kasi may mga trabaho po sila doon. Kukunin ko lang po yung mga materials na kailangan natin at kakagaling ko lang po sa bayan. Bumili po ako ng pako para dun sa ano, sa kahoy na gagamitin natin. Ayan po, medyo talagang malaki ang sala ni ano. Ito po yung poultry ni Bagyong Kinta. Ito po yung poultry ko. So ayan po. Yan po ay sasanayin ko muna sila na kumain lang. Papakainin natin. Meron po tayong ditong mga pakain, yung asola. So, lalagyan natin ng konting darak. Binlid po yung sa bigas. Ito, talagang hindi namin dinamuan kasi nga ilang araw lang po yan sa manok talaga. Malinis yan. Uubusin niya talaga yan. Dito may kita rin dito. Ito po dati, itong area na to ay sitaw. So, natapos na po siya. Ito po yung mga saglingan namin. May mga nakatanim po tayo dyan, yung gabi, yung laman lang. Ito po, pakita ko sa inyo. Medyo masuka lang talaga. Kasi nga, ilan lang naman kasi tayo nagkatrabaho dito. So, kulang po yung manpower natin.
Kaya utay-utay lang po talaga, dahan-dahan lang. So ayun po mga kasaka, ito po yung may mapansin natin, nakikita natin dito yung saging dito. Ayun po yung mga gabi. Hindi ko lang po masyadong, ito po yung gabi dito, ito po yung laman. Marami po yan, pinarami po talaga namin yan. So ayun, hanggang dun po yan. Dito sa part na to, ito po yung saba. So dun po sa kabilang part, yung pong ating tawag dito, yung solo saka yung lakatan. So, tatlong klase po ng saging yung tinanim namin. At andun din po yun, dun sa part na yun, yung nakahirela po yun yung mga dwarf coconut. So, may konti po tayo sili dito. Medyo ano na nga lang yung siling tarian. Pag-alabis po tayo. Ngayon nga lang medyo, medyo ano na siya. Medyo maberde pa. Yan pong bunga niya. Oh. O yan po. Ganda po pahaba yan. Yung sili. Siling tarian. Meron din po tayo sa area doon yung siling labuyo. Ayan. Ayan. Nakita niya po. So, ayan mga kasaka, tayo mag-i-start munang magtrabaho. Kasi ganito talaga po talaga sa, ay ganito po talaga sa farm. At talagang hindi tayo naubos ng trabaho. Pero ganun pa man ay nag-i-enjoy po tayo. So mga kasaka, ay tara ako'y inyong samahan habang ayan po yung ginawa namin. So, katulong ko pa ang aking tatay. Ayan, lagyan namin ng division. Quarantine po kasi. Kailangan naka-division sila. Yung mga inahin, kung gusto nila mang itlog. So, ito, kulang pa rin. Lalagyan namin ng ganitong division. So, ayan po. So, yung mga materials na po namin, kung ano lang yung available. Available na makita namin dito sa paligid. Yung mga kahin na ginamit natin. Ito, lalagyan pa rin po namin ng haram. Ito, hindi pa lang tapos talaga inutay-utay po natin. Hindi tayo na, hindi tayo na ubusan ng trabaho. So, ayan, dito po sa area nito, mga saka, sa labas po ng pool. Ayan, tinamnan po kasi namin to ng ano, ng napier, para dyan po sa baba. Puro napieran po yan at mapansin nyo, puro ano po yan, ipilipil. So, ayan po, yun. Puro mga ipilipilan po yan. Dito, medyo maliliit pa yung ano, yung saging. Kaya, yun. Ewan ko kailan sila lalaki, pero sa area na to, medyo malalaki na mapansin nyo yung saging. Malakatan po natin yan. So, ayan guys, mga kasaka. Eh, karat ako yung inyong samahan sa aking challenge, gagawa tayo ng poultry. Ayan na. A few moments later. So, guys, mga kasaka, ito po at magsisimula na tayong gumawa ng ating paitugan ng ating native chicken. So, mga kasaka, tara at inyo, ako inyong samahan.
So, ayan guys, ito may konting natapos. So, maya-maya naman matatapos na natin 'yan. So, ayan guys, kahit paano ay mayroon tayong nagawa. Tatapusin po natin 'yan ngayong araw na ito. Medyo mahaba-haba na yung bigyan natin. So, ayan mga kasaka. Ito naman siguro, hindi naman sabay-sabay naglilimlim yun. Ilan po ba ito? 7. So, nasa 14 po na paitlugan. So, dadagdagan pa rin naman po natin yan pag dumami na yung ating manok. Mo, siya nga po pala mga kasaka. So, ang sino po dyan na dito po sa malapit sa area natin sa Mindoro. So, suggest lang po, naghahanap po kasi ako ng breed ng native chicken. So, kahit isang babae at isang lalaki. So, iano ko po siya, inbreed. Ay, crossbreed din po yan. Crossbreed, inbreed sa mga ating native chicken dito. Para naman medyo malaki-laki yung layo na. Suggest lang po mga kasaka, sana ay ako'y inyong matulungan. At eto, siguro naman pagtagal ay magiging maganda din itong farm natin. So, ayan mga kasaka, nihintay ko pa po ang aking mga katulong at tuloy-tuloy lang sa ating mga proyekto. At siyempre, walang susuko. Positive lang po tayo. Ayan mga kasaka, update ko lang po kayo sa mga susunod natin na vlog. Siguro sa susunod ay may papakita ko na sa inyo yung mga manok natin. Medyo nasa galaan po kasi doon sa baba. Ayan, siguro pag naglipat kami ay update lang po mga kasaka. At syempre, sa mga bago kong channel, sa mga nanonood, maraming salamat po sa inyo mga kasaka. Kung hindi dahil sa inyo, isa po kayo sa nakatulong sa akin. Sa mga nagsasuggest po sa akin, maraming salamat po. So ayan mga kasaka, hanggang dito na lang po ang ating video. At sa muli, abang-abang lang po sa ating vlog. At well po, ulitin ko po, huwag po natin kalimutan sa mga bago sa akin channel, please subscribe lang po kay Juan Magsasaka. And guys, medyo malakas na po amyan dito. At God bless you guys, maraming salamat. Bye bye.